Ayan, hello guys. Good afternoon sa inyo lahat. At tayo na naman ay magbabalik dito sa BTS Pro Series Season 8. At kami ang yung magiging casters, KJ and Jay. So bago tayo mag-upisa, mag-bet muna tayo dito sa laban na SMG versus YG. Pero bago lahat, saan mag-bet? Meron tayong partner dito sa BTS na Rivalry.com at ayan, / Lupon WXC kung gusto nyo mag-bet at mag-register. So, saan tayo dito, Jay? YG versus SMG. Kung ano, bahala mo. Dam, last ma ako sa mga ganyan. Tsaka, every time na may bet ako, all at. Tingin ko, SMG tayo eh. Yes, kahit mababa, pero malaki kasi talaga yung chance dito na manalo yung SMG. Dahil nga yesterday, yes, SMG din yata yung nakas natin laban sa Execration. So, tingin ko, SMG tayo dito. Pwede naman, matriner, why not? Ayan, shoot mo na, boss. Ayan. Parang malaki-laki naman yung, ano, yung odd. No? 1.42. Ah, dapat kasi ma-2-0 nila. Okay. Okay na yan. Ayan. Guys, sa mga gustong mag-bet dyan, rivalry.com/LuponWXC. Meron tayong minimum deposit na 750 plus meron din yang bonus. Ayan. So, available yan. Or pwede kayong mag-deposit sa GCash, GrabPay, and a bank. Ayan. So, napakabilis lang. Easy cash in and cash out sa rivalry.com. Ayan na nga. Ayan. Wala pa pala tayong first pick dito sa ating game. So, habol na kayo sa mga bets nyo dyan, mga Lodi. So, tingnan natin dito, YG, nagban sila ng KOTL and Silencer. Siguro yesterday, napanood din kasi na YG yung laban nila. Laban ng Execration at SMG na nag-silencer din yung SMG. And, prene-prevent lang nila na makuha tong hero na to. Kasi easy pick off kagad eh. Opo. Yung mga heroes na magpapakita sa mapa with +1 lang. Pero Alchemist, nilabas dito na SMG, which is hindi natin masyadong nakikita sa meta natin ngayon. So, I'm pretty excited to see kung ano yung magiging role na tong Alchemist na to. Ako siguro, madam, yung nakikita ko lang dito na nakaka-proud din yung mga teams like Yangon kasi all of them are from Myanmar. So, yung mga ibang bansa din sa Southeast Asia, gusto ko din na mag-step up sila pagdating sa international team like yung God Bless Bangladesh. Tapos, meron pa tayong mga Sri Lanka, no? Laban sa ano-ano pa ba? Lao, meron tayong Lao eh. Si, magaling si Jackie pa lang yung nagpapakitang gila sa mga ganong klaseng bansa. Sana, ano, one day, makasama din sila sa, ano, sa isa mga top dogs ng Southeast Asia. Kasi, most, for me, ano eh, hindi sa bias ha, dominated talaga ng Pinoy yung Southeast Asia ngayon eh. Tapos, parang half or Thai yung Malaysia tsaka Indonesia sunod sa atin. Parang ganun. So, sana ito mga Asian Games. Road trip. Ay, ano rin yun. Kumbaga, easy gold sa atin yun. Basta buuin lang yung matindi-tinding team. If ever, and sana free. 38. Yung si Asian Games kung saan. So, siguro pag after TA, baka mabigyan nila ng preparation. Yes, tama ka dyan. So, pretty excited kung ano or sino ang magpa-represent sa Pilipinas. Oo. Hindi ko lang sure kung kailan kasi yung date ng tournament na yun. But, we'll see. 2022. Ah, okay. So, there's a lot of time to prepare or pumili kung sino man yung mga tao magre-represent sa atin dyan. So, tingnan natin dito sa draft ulit, MK. Ang gusto ko dito sa YG, nire-respect ba nila yung parating pinipick or comfort heroes ng Team SMG? Though, syempre, huwag ka din mag-settle na i-ban out yung mga comfort heroes na kalaban kung hindi naman parang counter
sa hero nyo, which is gusto ko din yung ban nila na MK dahil one hero na magaling yung SMG or comfort hero na SMG, at the same time kaka-counter siya dito sa team versus sa laning phase. Kailangan talaga nila husayan kasi yung team SMG, kita naman natin kung paano nila denominate yung series nila against Execration kahapon. So siguro parang nating tulus naman for Yangon experience kung sakaling makalaban nila yung mga veteran team ng Malaysia ngayon. Pero may tulog, feeling ko may tulog din at least one game sana kung Yangon makabulag. Sino ang team yun yung tumalo sa TNC? I think Lil Gun. Yeah, Lil Gun, di ba? Ayun, parang Mongolia yun, di ba? Ayun, mga nag-step up din yun. May sikat din silang player. Si Hasla, naglaro din nung nakaraan sa Europe. And Notekis ata yung team na nilaro. Ayun, hindi ko na ma-recall. Basta naglaro din siya for Europe, man, sa lower division. So, sana at least pumalag tong Yangon. Hindi ma-dominate para mabigyan tayo ng maganda-gandang panonood laban yan. Tingin ko naman napapalag naman itong Yangon kahit papano. Pero tingnan natin na for SMG, parang they're looking forward to end this game real fast with this Alchemist na napakabilis mag-farm, Templar Assassin which is mabilis din mag-farm. Isa din yan sa mga pinauso ng SMG eh. Yung Templar na safe lane. Ayan, sila yung parating gumagamit niya no, way back last tournament na sinalihan nila. So, for YG naman, they're sticking out with the same heroes na kung ano yung uso, last meta, which is itong si Lion at si Timberso. Kahit na pinayin na si Timberso, napipick pa rin naman siya kahit papano. Pero para sa akin, there's a lot of much better offlane sa ngayon, such as Beastmaster, Nightstalker, Pangolier na usong-uso ngayon. So, but tingnan natin kung ano yung makakapagbigay ba ng space na to si Timberso dito sa game na to, since if ever this is an Alchemist na safe lane, kayang-kaya talaga nilang daragin. Goods tong pinik ng Yangon Galacticus, madam, ha? Yung 1-2 punch nila is Io and Sven, na feeling ko kayang may pagsabayan or tumapat sa isang Alchemist kasi alam naman natin yung Alchemist around 20 to 25 minutes sobrang dominated niya yung ano eh yung laro kasi ahead siya ng 2 items and the fact na Io and Sven yung pinili dito ng Yangon Galacticus, they have that god strength plus yung sustain din ng Io anyang tether para at least parang kahit hindi siya ganun na item parang na-boost din or napalakas lalo yung Sven dahil sa god strength and tether na kaya may pagsabayan kahit na 2 items ahead yung tawag dito, Alchemist, yan. Kung sakali. At saka, kung iisipin din naman, Alchemist, mabilis mag-farm, pero kayang sumabay ng isang event sa farming na isang Alchemist kasi meron siyang cleave. So, kung gusto ng SMG na mabilisan yung laban, eh, syempre, YG, nakakuha sila or nakakita sila ng heroes na pwedeng sumabay sa farming ng isang Templar Assassin at ng isang Alchemist. And if ever this is gonna be Alchemist offlane, kayang-kaya yan ng isang Sven sa may bottom lane. Kasi syempre, kung this is gonna be Alchemist na safe lane, medyo mahirap dahil nga Timberso at saka Lion yung magiging katapat mo. So, basag talaga mukha ni Alchemist kay Timber. Pero on the other side naman, ano, madam, Team SMG, nakaka-prostrate sila patayin kasi you have Abaddon and Winter Wyvern. Winter Wyvern is sa counter. Refraction, pwede siyang ma-cold embrace, tapos may apotic shield pa. Sobrang boset ng dalawang support if ever ng Team SMG. Yes, isa sa mga counter din ng Io and Sven, or typically kahit Io or kahit sinong kabitan niya, counter talaga si Winter Wyvern sa combination yan. Kasi automatic, alam mo na, may titikitan yung isang IO-matic, isang curse lang. May, pwede mong patayin kagad si IO, lalo-lalo na si Sven yung kakapitan niya for sure. And Sven din, maiinis ka din sa Abaddon and Winter Wyvern with that cold embrace na hindi papasok yung physical. So, I like the pick
na puck dito sa YG since kailangan lang ng hero na kayang pumasok sa backlines, but it's not really good hero up against sa Templar Assassin sa may middle lane, that's for sure. Yeah. And balik ka ba yung ads natin? Tama ba? Or dito sa kabila tapos no, baliktad no? Pero ang okay. So position 4 na Alchemy. So yun ang sinasabi ko dito, mahilig talaga yung SMG na mag team 8 na carry. Carry. Oo, and then we do have a Winter Wyvern mid matchup dyan. So tingin mo dito sa heroes ng SMG at saka YG, san ka ba dito, Jay? San tayo nakabit, madam? SMG. Yan, san iyangon ako. Malakas ang iyangon. Ay! Gusto ko yung prediction mo dyan, ha? Kontrapelo lang ako, kontrapelo. Iyangon ako dito, madam. Yan, tama. Tingnan natin, ha, kung kaya nga ba ng YG makabulag dito sa SMG na alam naman natin isa sa mga top notch na team sa ngayon sa Southeast Asia, given na yung mga players dito eh sobrang grabe yung mga experience no, mga pang TI yung kalibre itong mga players ito, but we'll see what's gonna happen dito sa game natin ngayon. And guys, this is yan, best of two lang sa mga yan kakatunin lang. Magandang hapon sa inyo lahat. Ayan, magmerienda na kayo mga Lodi Shakes. At ayan, subaybayan natin yung laban ng SMG at YG. So bago tayo mag-umpisa, paalala muna natin yung players natin dyan for the side of YG. We have yung PH para sa yung Puck, Loon with the Lion, Zoraine, Timber, Soskili, Ayo, and Hao. Para sa kanya, Sven. Para sa side naman dito ng SMG, yung Liamadong team, guys. Mid one yung gagamit ng Templar Assassin Carry. Afo naman with his position for Alchemist, KP Venomancer, Rogi, anyang Abaddon, and... Wait lang, nagkabakbaka na dito, guys. Rogi pa nga ata yung madadali. And Illusory Orb, syempre, mag-i-end doon itong si Young PH. Hindi Pinoy yan, guys, ha? Pero kaya bang mapatay? Yes, kayang-kaya. And SMG, binate out lang pala nila doon. Part of the plan. Abaddon and KP, yung mga pag-take ng first blood doon, madam. Oo. Oh, and yun na nga, guys. Alam nyo na kung saan magbabet. First Blood was brought to you by Rivalry.com. And kung gusto nyo magbet, yan, dagdagan nyo na /LuponWXC. So, napaka-bilis. And tingin ko, baling-bali din yung ginawa dun ni, ano eh. Sino ba yun? Ni Puck. Mag-Illusory Orb in siya sa harap ng apat or limang heroes ng SMG. Masyado siyang matapang dun. Tumalun siya sa ano? 50 floor eh. Masyado siyang naging aggressive. Ayan. Sumobra. Pero, SMG, tingnan natin dito. Early advantage yun para sa nakakuha ng kill. And, sino nga ba yun? Si Moon ba ang nakakuha ng si kill na yun? Si KP. Ah, si KP. So, advantage pa rin yun. Isa sa mga important kills sa game would be First Blood. Given na maraming, or malaki yung binibigay na arep. So, arep indeed. Kunin sila dito sa bottom lane. Okay. Madam, pressure. Ito, Apo. Kumunekta naman yung stun. 2 right click, 3 sa tore. And nabigyan dun yung support. Pero yung damage na nagawa nila dito sa carry. Doon nando naman yung sustain, Apo. Mukha mga courier snipe pa nga ata dun sa may likuran. Yup, aabutan niya nga. And sayang, pinapadala pa naman sa aning item dun. May skill eh. Pero okay lang, 25 each. Not bad for SMG. Pwede na. Laki na yan na given na team naman yung makaka-receive ng 25. Parang isang ano na din yan, creeps. Oh. Creep pala. Ayan. So far, looking good ah, with the laning dito ng SMG. Tingin ko kasi puro duguan yung mga heroes nila. Plus maganda yung pinapakita ng Venomancer at saka Alchemy sa may bottom lane. Nakikita mo naman grabe mga answer yung hero nila sa bot.
Pero ito ay, sa no? bottom lane, Apo. Pinupoison okay, lang so, eh. Talaga, ano, talagang hindi... Hindi nila pwedeng underestimate eh. Maganda pa doon, Millie dito yung Sven, tapos si KB talagang pre-hit na pre-hit lang. Ginagawa na lang talaga niya, pinaka-remedyo niya is mag-focus na lang din talaga sa last hit. Kasi hindi ganun kalaki yung kill potential ng IO and Sven dito. Unless pasukin na lang talaga sila doon sa tier 1 tower, doon na lang talaga mapapalaban. Tama ka dyan, and mahirap talaga eh, yung Alchemist kasi with that acid spray, and alam mo naman, pag Millie hero talaga, magsasuffer ka dyan sa acid niya. Alchemist, mabababad ka, and problemado ka abutin mo. Oo, problemado ka pa dyan sa right click na isang Venomancer na unti-unti ka pinapatay. Buti na alang is yung kanya support dyan sa may bottom lane would be IO. That would give enough sustain para mainda niya yung sakit ng mga right clicks and magic damage na nadideal ng isang Venomancer at Alchemist. So, tingin ko hindi naman siya mamore problema. You just need the decent amount of experience dyan sa bottom lane to be able na makapag-jungle na later on. Yung nilarong playstyle ng SMG against Execration kahapon, medyo aggressive no, madam? Kahapon. Ito naman, medyo gusto lang nila talagang manalo sa lane. And alam naman natin na SMG, yesterday nakita natin kung paano sila mag-lane up against the Heroes of Execration. And halos lahat ng game na napanood natin, panalo yung laning nila every single time. Kasi sobrang likot ng kanilang mga supports. But I think this time, kung makikita mo kasi yung mga supports nila, hindi talaga kalakasan kapag ganking yung pag-uusapan. So, mas nagpo-focus sila sa laning talaga na ipanalo. Tignan natin. Ganun lang, nakakasabay naman kahit pa paano. Hindi naman sila totally din parang ganun pa nabubuli nga. YG knowing na nabanggit mo nga madang. Tamang secure lang ng lanes and then mamaya siguro mag-group up din to. Interesting lang yung Moon kung paano niya lalaro itong Winter Wyvern mid, ano? Oh, pero parati niya din ginagamit itong Winter Wyvern mid, ah, si Moon. Pero taka? Ito, Afu, nagkaambaan lang naman. Pero medyo parang kaya naman na dito ng IO and skill lead. Sorry, Howl? Pero yung damage, nandun pa din. The sustain is real. Pinipilit na lang nila dito kumawala. Pero yung lason, enough yun. Another kill para dito kay KT. 100% ng kill. SMG, puro sa kanya. Dalawa. Sakit kasi talaga ng ano eh. Ng right click ng isang Venomancer. Plus yung poison ni Apu. Eto na naman sila. Nambubugbog na naman sila sa lane. This is SMG is good at. No? Ang mag-lane talaga. Tsaka kung mapapansin mo kasi, kapag nanalo sila sa lane, automatic, makakapag-farm na yung mga cores nila. Kasi this is Templar Assassin, pwedeng kahit malugi man na lang to sa lane, okay lang eh. Kasi kayang-kaya niyang bumawi. And as for mo naman, hindi din to yung tipong mid lane na gagalaw yung gagank eh. Kaya magpa-farm lang din to. So, maganda yung plano nila dito na okay guys, papalamangin natin lahat ng lane natin. At saka ang ganda din na ginawa ni Roji doon. Alam niya yung capacity ng Observer Ward eh. Diba? Nagpakita siya sa ano sa gilid ng tore para tirahin siya. Kapag tinira siya, automatic there's a ward. Which is the ward niya. So, and ganun. Biggest concern ko for YG is, paano sila papatay dito, madam? Hindi ko nakikitaan sila ng killing potential kung sakali man dito sa early game. Kasi yung Sven, wala eh. Dahil nga may Winter Wyvern, tsaka Abaddon, yun yung nagiging concern ko sa kanya kung paano siya may ma-one-shot combo agad. Unless may kasama siyang IO and Puck, pero... Yun, namatay nga yung Lion, Speaking of the Devil, and mid one yung makakadali doon. Tingin mo, madam, paano papatay dito yung YG? Siguro sa unahan ng isang Puck, yung initiation with the silence, especially doon sa mga supports. Wait lang, madam, ganda naman ng Winter's Curse na yun. Tatlo, the betrayal is real. Pinag-away-away ni Paring Moon itong YG. Oh my god, nakapag-tipi nga lang dun yung IO pero wala nang magagawa dito yung Sven. Hindi naman siya pwedeng ma-relocate si Jan dahil hindi pa ganun kataas yung level ng IO. So, dalawang solid kill agad yun, madam.
kahapon after nung napakagandang rotation Winter's Curse sa tatlo. Oh. Mm, kinakait lang din kasi ng ano eh ng SMG yung S22 with that slows. So ang hirap gumalaw lalo-lalo na sa ano Winter Wyvern na merong Arctic Burn. Ito yung isa sa pinakamagandang skill ni ano eh Winter Wyvern lalo-lalo na kapag nakapag-aga ni Ms. Payan. I don't think na kakayanin ng isang Sven na walang BKB etong heroes ng SMG. Nilang tambangan, naka-ready lang yung stun. Ikakasak. Uy, Apun, medyo narakan siya ni KB pero makukumit naman niya yung stun. Pero pinakagusto na saan nilang target is Ayo pero nakaramdam agad yung Ayo. And lalo silang mahihirapan ano, once etong si KB mukhang he's going for that tag dito. Yung upgrade madam ng Earn. Ah, Vessel. Oh, yun. Vessel ang metal. Na-mental block din, no? Oh, yun. Lalong sasakit yung damage per second niya dito, no? Talagang, pag nalagyan ka ng example ultimate din nung Venomancer, Venomous Gale pa, sama mo pa yun, tapos right click, talagang, wala na eh, bitawa mo na yung keyboard niya, unti-unti ka talagang lalasunin eh. Walang cure. Ito, Lun. Nadrop pa sila ng wards. And mahirap dito. Venomancer yung kalaban. Hindi yung makakapag-relay dahil dun sa mga plague wards. And kung connect insta ni Apo, mukhang kay Rojin na lang nila ibibigay. Hindi. Pahahayaan nila. Matuklaw ng mga baby snakes dito ni KP. And 6-0 na to, madam, in favor of SMG. Talagang love set yung YG. Ang hirap kasi. Maganda yung heroes ng YG. Pero na-outplay sila ng SMG. Mm-hmm. Siguro kasi experience-wise, SMG talaga, mas angat talaga sa YG. And tsaka, sabi mo nga dito, parang ang hirap makitaan ng way para makapatay yung YG. Kasi eto nga, mid one, merong refraction, nandyan pa si Moon to save the day. Na hindi halos papasok yung right click na isang Sven within the duration of Cold Embrace. Problema mo pa yung Winter's Curse na isang Winter Wyvern. Yep. Kahit nasabihin mong Ayo and Sven, malakas sila together. Pero kapag na Winter's Curse mo naman na itong si Ayo, matik, patay kagad yan sa kamay ng isang Sven. Plus, nandyan pa si Abaddon na isa pa sa magiging problema mo, support na hindi mo mahirap mapitas. Kasi kailangan... Wala mo na yung buying time. Oo. It will take a long time for them to kill somebody. So... Pero I would like to see a smoke play kahit magamit man lang yung Dream Coil and then the possible Finger of Death later on para naman kahit papano nakakakuha sila ng kill. Yung hindi sila dinadarag lang ng SMG sa game na to. Pero tamang pa-level lang muna talaga yung isang Lion kasi nga. O baka patayin pa siya ni Moon. Yeah, and, the curse. Dahil nga bubuo ng Vessel dito yung Venomancer, tingin mo magkakaroon ng solid na impact dito si Zorin. Pero speaking of the devil, Zorin, wala pa naman nata yung Vessel, pero look at the damage output na nadideliver dito ni Midwan together with his body KP and Roji ineskortan na parang beauty queen hanggang mamatay etong si Zorin. Napakalambot. At lalong-lalo na kapag nagkaroon to ng Spirit Vessel si KP, medyo mahirap-hirap makabangon eto isang Timber. So, lalo-lalo na kung makikita mo yung network niya ngayon, he's not doing really good in terms of his laning. So, sobrang magbe-benefit yung SMG with the Spirit Vessel na mabubuo na ni KP maya-maya lamang. So, kakailanganin mo talaga dito ng Lotus Orb, maybe use after para tanggalin etong Spirit Vessel. Bullshit play, makakapag-out naman gamit yung kanyang team chain. Pero Moon, umaabante, tamang fly-fly away. Sulit na sulit dito yung catapult creep wave. And sobrang peste ng mga plague wards, kailangan nila tanggalin sa lupa, mapupush yung turret. Tignan natin kung paano yung gagawin discarte ng YG. Gusto man nilang depensahan, wala talaga sila magawa. And Loon, last low pa siya dito ng trap. Plus yung slow ng right click dito ni Moon, i-finger na lang siya para at least may maibato. Pero Zorin, ini-ignore lang muna siya the moment. Makakadali rin yata sa wakas. And for the first time, makakuha sila ng kill. Pero yung Puck Delicado pa, isa pang right click, double kill. Abuti ng dalawang malalaro dito ng YG kay mid 1 and 9-1 tayo. All of a sudden with 3K
Gold advantage plus yung tier 1 tower nga na na-take down, madam. Oo, oh, nakangancer lang din kasi yung heroes ng SMG eh. Venomancer, nakita mo yung kanyang positioning. Kaya pa nga yung nag-i-initiate ng teamfight with that Venomous gear. Plus, yung mga plague wards na nagbibigay ng vision. Eto si Apo, wala pa naman siyang ult. So, God Strength and wala nang paligoy-ligoy. How di niya na pinalagpas yung pagkakataon. At least, may nakuwang kill and yung Sven pa yung makakakuha na. Ayan, wrong turn lang for Apu kasi Sven yun na kasalubong niya eh. Pero at least kahit papano naman for the side of YGN, di naman nalalayo yung Sven sa mga cores ng SMG. Nga lang, ang problema sa teamfight mamaya is kakayanin nga ba ng isang Sven na maipanalo yung game na to, given na hindi lang Templar Assassin yung magiging problema mo dito. Lahat ng heroes ng SMG. Napakahirap. Ikakite at ikakite lang siya dito with all those slows na pwedeng ma-provide ng SMG. So, tapos ang annoying pa ni KP kasi yung plague ward niya eh. Parating nakabantay sa mga entry point na pwedeng ito daanan ng YG. Nang boboset niya lang eh. Yeah. Sige ba? Ayan. So, yung odds natin ha. For match winner to, no, madam? Live odds sa Tato? Game on winner. Game on winner. Okay. Sa atin ang rivalry. 4.75 para sa Yangon. Times 4, guys. Almost times 5. And kung tataya ka naman sa Team SMG, 100 mo or 1K, pwede yung manalan 2-10. Atin sa atin ang rivalry, boss. Pero nagro-ro siya na kasi sila dito. Ito yung isa sa luxury ng isang Templar Assassin. Yep. Nagkaroon ka lang ng Desolator, easy rush na. So, gusto na lang mag-convert ng SMG na ma-takedown at least. I mean, ma-clear out na lang yung creep wave dito. Makabawi-bawi man lang itong si Hell sa game. And in terms of experience kasi, madam, libo-libong tournaments na yung nilaro ng mga players dito ng SMG. And I do feel like mga ganitong klaseng moments, kontrolado nila lalo na sa mga bagito na team. Eh, babatain textbook Dota for them yung mga ganito situation. Maka dyan. Kaya, na natin ha. Kasi, yun nga, sabi mo dito, dami na din talagang experience itong mga teams na to. Tsaka, yung, grabe na din yung achievement ito, mid one, Apu, mga playing sa moves. Pero, hindi lang sila, mid one, nandun naman yung tender, pero IO skill, ibibilis yung kanila movements because of Warcry, kaso yung slow ni Moon, pababagalin itong si skill na yun, right click to death na lang yun. Paring Moon, plano sana nila mag-takedown ng objective habang nagpo-push forward. Oy, sa gitna. Eto, tignan natin, Zorin, nagpo-form na lang sila sa jungle. Alam nyo, makakababa siya sa low ground, pero again, Moon, bringing the pain. Makakapag-timber chain ulit, pero sa likuran, nice finger para dito sa Venomancer. Eliminated agad. Uy, grabe si Roji din ah. And yun lang, Roji mapapatay. At least may sign of life, ha? YG, pero on the chase, etong kupuna ng SMG. So, hirap pa rin talaga habulin ni Zorin because of his timber chain. Oh, pero si Zorin doon nakaagaw pa siya ng stacks from SMG. Pero grabe din yung ginawa ni Roji doon. Alam niya na, ayan, kayang-kaya nilang patayin yung isang lion na nag-TP out with that mid coil. Humabol pa eh. Sumundot pa bago siya namatay. So, I think it's pretty good trade pa rin kahit papano na nakakuha sila ng position 4 out of position 5 doon. Namatay nga lang si KP. Medyo messy yung naging teamfight doon ng both teams dahil nga may kanya-kanya silang mga target. But so far, I'm liking na YG is kahit pa paano eh, lumalaban at pumapalagpa up against. Tinan mo ito, madam. Nakatago lang sa trailer. Where's the Winter's Curse? And the betrayal again is real. In Raider bigla ni Hao. Parang inoperan lang, no? Patayin mo kasama mo. Bigyan kita ng 10k and walang paligoy-ligoy. Gipit si Sven. Dinali agad yung kampe. Oo. Oh. Ito yun ang sabi natin dun eh. Sobrang kanina. Kanina na counter talaga si Winter Wyvern dyan sa IO Sven. O, oh, magka-pick nga ng IO Sven, Matic, nag-pick agad sila ng Winter Wyvern eh. Diba? And nilagay pa nila sa mid lane yung Winter Wyvern. Kumbaga, parang ano ito eh. Kumbaga, sorry to say, it's a walk in a park para sa side ng SMG. Piece of cake
Ito yung mga laro na parang dumayo, sabi yung mga dumayo, top player pala. Grabe. Oo, hindi mo kilala eh, no? Tapos mga top player pala. Diyos ko. Hindi mo alam, napalabang ka nalang bigla. So, they still have that Aegis of Immortal for about at least 1 minute and 30 seconds. I think enough naman na yan para i-push nila etong high ground ng YG. So, eto na yung SMG kinakatok yung tayong rangkahan. This could be the last hurrah, YG. Tignan natin. Kailangan nilang ayusin yung mga TP nila. How? What the hell? Tignan ang TP mo, my friend. Pero babasok lang dito si Moon. Buti na lamang at wala pang Winter's Curse. Etong si Moon. Grabe naman yung TP niya doon. Sobrang angas. Pwede yun kung Ashe yung pangalan niya. Pero hindi naman Ashe yung pangalan niya. How? Tignan natin, Zorin. Makakapag-defend naman. Mabilis sila makakapag-clear out din ng creep way. Pero ito, Zorin siya naman. Bastang angas sa part dito ng YG. Pero Timber Chain out lang. May pang escape naman siya. Pero grabe yung damage na deliver. Hindi na yata planong bumalik pa. Ito na yung ulti coming from Moon. Pero counter sila doon. Ang Dream Coil, yung PH. Wala silang mabawasan because of Winter Wyvern and Abaddon giving the sustain. And now, one skill lay. Isang right click pa. Abutin siya doon sa likuran habang nakapotik shield pa itong si Moon. And now, buyback will be committed. Kailangan nung Sven yung kanyang IO for tether or possess. Kaso lang, where's the damage? Wala strength. Hindi, meron pa naman. Di pa niya ginagamit. Pero pindutin mo man lang. Pero at least makapalag, hindi sila makalapit dito because of TP, madam, and bosset na bosset. Ito nga mga plague words, easy peasy lemon squeezy, makakapag-push ng easy lane setup racks yung kupunan ng SMG without any kind of pressure dito sa side ng YG. Alam din kasi dito niyang SMG, wala nang ibabatong skill yung YG. Ito, there's no dream coil. Ito, na-expire naman yung Aegis of Immortal. KP, papasukin ulit yung PH, the ball si man. Mga illusory orb niya, langanin, ano? Oo. Nakakabahan yung 20 pesos mong pusta, pero tignan natin. 11 for SMG. Oo, sobrang tapang neto ni pero kasi sa ngayon, kailangan mo na lang talagang tapangan kasi wala sila, di ba, kahit kanina nga, wala silang nagawa kahit anong attempt nila na lumapit dito sa heroes ng SMG. And Moon dito, always one step ahead kay Hao at saka kay IO na parati niyang inaabangan kung asan pwedeng mag-farm etong dalawang hero na to. Kasi Matic, minus 1 na kagad, etong YG once na nakapag-Winter's Curse lang, yung isang Winter Wyvern, but right now, even though without an Aegis, talagang wala nung Aegis, pakyawin na natin to. Kung hindi YG kalaban nila, ay guess bibigyan pa nila ng kind of respect itong kalaban, pero yun lang na burst. Itong Venomancer ni KP Loon, ang dadali doon, hindi pa naman napoforce dito yung BKB ni Midwan. Kampante siya sa kanyang refraction, so walang problema, malambot ang plema. Aray ko si Loon doon, ni right click lang ng health. And now, how? Wala nang magagawa yung Sven and wala siyang ma-right click. Hindi mo naman pwedeng right click dito si Roger. Yung mid one naman may refraction. Tapos ang maliligayang araw nila dito, walang buyback yung Sven. Wala rin buyback yung IO. Walang magawa yung Lion, Timberso, and yung Puck. Double G na lang kulang. Triple kill for mid one. Zorin, nanamnam na lang, sinusulit yung game number 1 sa mga idols, and the Winter's Curse to seal the deal. Ito yung magiging tawag dito. Nablanko ako bigla. I see sa ibabaw ng cupcake. Ay, nakalok, di mo na tutuloy eh. So, pero yung ano, so, icing in the cake eh. Pero ano yung mas maganda kay Kimchi eh. Sobrang basic lang nang nangyari dito. In-expect ko din to somehow kasi SMG yung kalaban ng YG dito eh. Hindi naman na biro etong mga players ng SMG, and wala. Sabi mo nga dito, parang you cannot find a way to kill heroes of SMG given those heroes na sobrang bossed sa mapa. I mean, sa team fight with all those sustain na binibigay ni Roji, ayan, yung mga dispels, tapos nandiyan pa si Winter Wyvern na always one step ahead dito kay Sven and IO, parating nahuhuli na ni Moon with the Winter's Curse. So, overall, maganda naman yung heroes ng YG, is just that na na-outplay sila na SMG with all those experience na
naranasan na nitong SMG. So, Tail, congratulations yan sa mga nanalo dyan sa SMG. This is game number 1 pa lang naman. So, direct, saan ba tayo magbe-bet dito sa ating game number 2? Ayan, SMG pa rin ba? Siyempre, SMG pa rin tayo. Naka-match winner tayo, SMG eh. Ayan. Ilapag mo na yan. Guys, sa mga gustong mag-bet dyan, we do have a betting partner dito sa BTS Pro Series, which is ito ngang rivalry.com. At gamitin nyo yung code namin na LuponWXC. Ayan. Rivalry.com/LuponWXC, mga Lodi Bells. So, ayan. At kami magbabalik para yes, sa sir. Game number 2. At see you. Huwag kayong aalis. 3, 2, 1.